ito sa Barangay Ermita, Cebu City kahapon kung saan sinagawang isang drug buy-bust operation. Ayon sa hepe ng Carbon Police, nakatanggap sila ng impormasyong may gumagamit ng droga sa lugar. Nauwi raw ito sa pakikipambuno matapos umano makipag-agawan ng armas sa kanila ang isa sa mga sospek. Sa initial na ulat, isang bata ang nasawi matapos tamaan ng bala. Ato ng subject for request man for ballistic weapon. Pero itinanggi ng mga pulis na may nagpaputok sa kanilang hanay. Hindi naman kumbinsido si Mark Anthony, ang ama ng 4 na taong gulang na si Bladen Skyler. Nang abutan daw kasi niya ang ilang pulis na umaalalay sa anak na magdadala sa kanyang ospital, isang pulis ang humihiraw nang paumanhin sa kanya. Anya, mapapatawa daw niya ang pulis kung aaminin lang ang nangyari. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Wala naman tigil ang clearing operation sa mga bayan ng Barlig at Natonin sa Mountain Province. Kasunod ng ilang seri ng landslides. Gumuho ang lupa kasunod ng panakanak ang ulang dala ng hanging habagat na pinalakas ng nagdaang bagyo. Inabisuhan ng mga motorista na maging alerto kung dadaan sa lugar. Kahit wala ng bagyo, naka-alerto pa rin ang mga otoridad sa Occidental Mindoro. Sa bayan ng Mamburao, nagkansila ng klase sa lahat ng antas ngayong araw dahil sa pag-ulan. Mataas pa rin ang alon sa dagat, kaya mga mangingisda, pahinga muna. Kuha ito sa Pulumulok, South Cotabato kung saan agaw pansin ang isang cloud formation. Kumpara sa karaniwang ulap, ang hugis nito, pabilog at tila rays o sinag sa tabi. 30 minuto itong nasilayan ng mga residente na sinundan ng malakas na pagbuhos ng ulan. Bernadette Reyes, GMA News.